sana ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin ni aring kasalanan, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang angkan niya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya, dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. At dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan,
ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan. Inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya, narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poong ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Poong ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako, ikaw maparoon, tiyak iingatan. Poong ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiyente't leyong mababangis. Poong ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may ilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Poong ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa inyo ang salita na sa iyong mga labi at na sa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy, napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi. At sa gayon, naliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba
ang katayuan ng Hudyo at Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkaloob ng kanyang kayamanan sa lahat na tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan. Puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit, sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng Diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatahulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibiling niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit, sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis
at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating pagninilay, nais ko munang simulan ito ng isang kwento. Alam niyo po, nakakapagpakumpisal kami dyan sa City Jail, no? Manila City Jail. No? Parte ng ating tungkulin dito sa Quiapo ang mag-minister din sa ating mga kapatid na bilanggo. No? At isang araw, matapos ang kumpisalan, mayroong isang lalaki ang humabol sa akin at humingi ng kaunting oras. Sabi niya, mayroon lang daw siyang gustong tanungin at alamin. Sabi ng lalaki, Father, kung mabuti ang Diyos, bakit niya ako binibigyan ng pagsubok? Bakit niya ako sinusubok? Ibinalik ko ang tanong sa kanya. Sabi ko, ano bang pagsubok ang ibinigay sa'yo? Sagot niya, yung daw kanyang pagkakakulong. Yung kanyang pagkakakulong ay isang malaki at mabigat niyang pagsubok. Muli kong tinanong, ano bang nangyari? Bakit ka ba nakulong? Ikinuwento niya na minsan mayroong nag-alok sa kanya ng pagkakakitaan. Siya daw ay magiging taga-deliver. At bawat biyahe niya, siya ay kikita ng 200 piso. Tinanong niya kung ano ang kanyang i-deliver. Sabi ng nag-alok, droga. Dahil gipit at laging kapos, madali siyang napapayag. Naging madali sa kanya ang pera dahil may mga araw na nakaka-10 deliver siya. Pero isang araw, siya ay natimbrehan ng mga pulis. Kaya siya nakulong. Tinapat ko ang lalaki. Sabi ko, hindi pagsubok ang kinakaharap mo, kundi isang tukso. Mga kapatid, minsan napagbabaliktad natin ang pagsubok at tukso. Kaya naman dapat malaman natin na ang tukso, una sa lahat, hindi galing sa Diyos. Ang tukso ay galing sa demonyo. San po galing ang tukso? Hello, gising pa ba kayo? Saan po galing ang tukso? Malinaw ha? Tandaan. Ang tukso galing sa demonyo at kailanman hindi tayo tutuksohin ng Diyos. Dahil ang gusto ng demonyo ay masira tayo at mapalayo tayo sa Diyos. Samantalang ang pagsubok ay naglalapit sa atin sa Diyos. Ang pagsubok, naglalapit sa atin sa Diyos. Hindi intensyon ng pagsubok na sirain at mapalayo tayo sa Diyos. Dahil ang pagsubok, gagawin tayong matibay at malapit sa Diyos.
Maliwanag po ba yon? Ang pagsubok, kanino galing? Sa demonyo. Anong gusto ng, anong kailangan o anong gustong gawin ng pagsubok? Gusto ng pagsubok, patatagin at gawin tayong malapit sa Diyos. Ang tukso, sisirain at ilalayo tayo sa Diyos. Ito po yung nangyari kay Jesus sa ating ebanghelyo. Siya ay tinukso. Hindi siya sinubok, kundi tinukso dahil malinaw ang motibo ng demonyo. Ang sirain at mahulog si Jesus sa kasalanan. Tatlong bagay ang ginamit ng demonyo para tuksuhin si Jesus. Una, si Jesus ay tinukso sa kagutuman. Ano po yung una? Kagutuman. Alam ng demonyo na gutom si Jesus dahil siya'y nag-ayuno sa 40 araw. Kaya naman, tinukso si Jesus sa pamamagitan ng pagkain. Walang taong nais mamatay. Kaya naman, pagdating sa usapin ng kagutuman, lahat gagawin, maitawid lang ang sarili. Maraming aspeto ng kagutuman. Hindi lang tungkol ito sa pagkain. Para sa iba, gutom sa salapi. Para sa iba, gutom sa sexual, sa trabaho, sa karera, at kung ano-ano pang material na bagay. Pero malinaw. Malinaw kay Jesus. At malinaw ang sinabi ng kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Pangalawa, si Jesus ay tinukso gamit ang kayamanan. Ano po yung unang tukso kay Jesus? Kagutuman. Ano yung pangalawa? Kayamanan. Dahil kilala ng demonyo si Jesus at alam niyang siya ay ordinaryong tao at isang anak ng karpintero, kaya naman inakala ng demonyo na ito ang kanyang kahinaan. Tinukso si Jesus gamit ang kayamanan. Sadya naman na marami ang nahuhulog pagdating sa kayamanan dahil tingin natin ito ang sagot sa kahirapan. Ngunit ang hindi natin nauunawaan, kapag ito ay galing sa kasamaan, kapag ang kayamanan ay galing sa kasamaan, ito ay nagiging kasiraan. Kapag ang kayamanan ay galing sa kasamaan, ito ay nagiging kasiraan. At pangatlo, si Jesus ay tinukso gamit ang kapangyarihan. Ano yung unang tukso ni Jesus? Yung pangalawa? Yung pangatlo? Hindi maikakaila na marami ang naghahangad ng kapangyarihan. Kaya nga, may mga taong hindi makabitaw sa pwesto dahil gusto ng kapangyarihan. Dahil kapag ang isang tao ay may kapangyarihan, lahat nakukuha at nagagawa niya. Kaya nga,
pati ang magpatihulog, ginamit ng demonyo para patunayan ang sinasabi ng kasulatan na siya ay iingatan at aalalayan ng mga anghel. Kung ikaw talaga ay naniniwala sa Panginoon, kung ikaw talaga ay naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon, magpatihulog ka. Ngunit malinaw kay Jesus ang sinabi ng kasulatan, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Lahat ng tatlong ito ay kahinaan ng tao. Ngunit ipinakita ni Jesus na kung gagamitin ang Diyos bilang ating lakas, kayang pagtagumpayan anumang tukso ang dumaan. Pero kung kahinaan natin ang paiiralin, sigurado ang tukso ay mananalo. Mga kapatid, tandaan at maging matalas, ang motibo ng tukso ay sirain at ilayo tayo sa Diyos. Samantalang ang pagsubok, tayo ay patatatagin at gagawing malapit sa Diyos. Amen. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya na naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinihiling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin at aming sasambitin. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus na tinukso sa disyerto sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko, sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kabanang bayan sa mga programang naglalayon ng ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga Pilipinong migrante, huwag nawa silang tumalikod. Bagkus itaguyod nawa nila ang kanilang kulturang Pilipino at pananampalatayang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda para sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Jesus, lagi nawa naming piliin ang tama, mabuti
at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap kami sa tukso ng demonyo, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan maging ang ating mga kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso't pangamba. Patuloy mo nawa kaming isang galang at patnubayan upang makapamuhay kaming banal at naayon sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at anak na ito, handog ng iyong bayan sumasabot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong nabis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, ang tinapay at anak na ito, handog ng iyong bayan sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsi kayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay magturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo,
lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Bakos
pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon aming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, pumaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal.